Usapang Senado. Mga issue sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pakinggan natin si Celly Ortega Bueno. Hello. Magandang hapon. Naku, araw na naman ang Sabado at aba. Last Saturday na pala ito for the month of June. Ang bilis ng panahon, ano? Ngayon po ay 25 sa buwan ng Hunyo. At ilang araw na lang, magaganap na po ang oath-taking ng ating incoming president na si President-elect Bongbong Marcos. So itong si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So ako po yung lingkod, Celly Ortega Bueno. Samahan niyo po ako hanggang alas 3 ng hapon dito sa ating programa kung saan ako marami tayong gustong matalakay sa dami po ng mga issue at problemang kinakaharapa ng ating bansa sa ngayon. Pangunahin na po itong wala pa rin tigil na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman po itong si Senator Sherwin Gatchalian na chairman ng Senate Committee on Energy ay nagpatawag ho ng consultation meeting. Pinatawag niya lahat ng mga stakeholder, mga taga Department of Energy at ilang pa mga concerned government officials at concerned sector. At doon nga po napag-usapan, ano ba yung mga epekto nang naidudulot nitong tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. May mga lugar na yata na nasa 100 pesos na ang kada litro ng gasolina. Kaya't may mga nagsasabi na napakarami na ho tayo na mga driver ng taxi, ng jeep ang hindi na ho pumapasada. Marami na ho ang nawawalan din ng trabaho at marami na ang talagang hindi na kaya na tugunan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa lito ng kinikita, lalo na ho yung nasa transport sector. So ilan ho yung mga diniscuss, in-identify na mga possible solution, immediate solution para ho kay Senator Win Gatchalian, yun nga, expand pa ito hong mga ibinibigay na pantawid pasada o yung mga ayuda sa transport sector kung saan ay bigyan ng 3,000 a month sa susunod na 5 buwan. Ito hong mga jeepney drivers and operators, kasama na rin yata itong mga tricycle drivers, dahil pagkada ho ito ang ginawa, eh nasa 4,000 lang yung, oh 4 billion, sorry, about 4 billion pesos ang ilalaang pondo ng gobyerno. Unlike dun sa mga panukala at panawagan na isuspindi na nga itong excise tax sa langis, eh napakalaki daw po ng magiging foreign revenue, mawawalang kita sa gobyerno. Pero ang kahit ang sabi ho ni Senator Win Gatchalian, magiging last resort na lang po itong pag-suspend ng excise tax sa langis. Gayunpaman, determinado po ang ilang mga senador na mag-file pagpasok ng 19th Congress ng panukala na naglalayong suspend ang excise tax sa langis. Pangunahin na itong Senator Coco Pimentel, gayun din itong Senator Grace po, na nagsabi na kanilang i-file po ang panukala na naglalayong isuspindi o tanggalin na po ang excise tax sa langis, dahil kapag yun ang tinanggal ay malaki na agad ho ang ibababa ng presyo ng kada litro ng produktong petrolyo. Pero mukhang ang incoming administration ay hindi po kumporme sa ganitong panukala dahil kinakailangan din naman nga ng pondo na ating pamahalaan. Alam naman natin na meron tayong budget deficit. Mahigit 10 trilyong piso ang ating pagkakautang at yun nga, kailangan ng pondo para ho mapalakas ang ating ekonomiya, matulungan, mabigyan ng ayuda ang mga apektadong sektor. Kaya lang, umaalma rin po naman yung mga nasa middle class, ano, dahil kung yung mga ayuda-ayuda, hindi po sila kasama sa nabibigyan ho ng ganitong subsidy, eh sila din naman po ay apektado nitong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So sabi nga ni Senator Coco Pimentel, eh pagdating doon sa debate, alam niya marami na rin mga mambabatas ang nananawagan na suspend ang excise tax sa langis. Baka naman daw pagdating ng paliwanagan ng mga argumento, makumbinsin na rin ang administrasyon at ilan sa mga kasamahan niyang senador. So o pwede naman daw maging baligtad na sila yung makumbinsin na huwag na munang isuspend dahil kinakailangang makakulat na nga ng buwis
para nga dun sa mga iba't ibang programa na naglalayong maibsan din naman po ang epekto nitong serye ng oil price hike sa iba't ibang sektor ng ating mga kababayan, lalo na po sa transport sector. So yan, at marami tayong pag-uusapan ngayon. Medyo tumataas pa nga po itong kaso ng COVID. Sana ho ay wag namang mangyari na magkaroon na naman ng surge. Dahil ngayon ay nagsisimula na nga tayo na kahit papano ay magbukas na talaga completely ang ating ekonomiya, mag-start na uli yung mga negosyo na nagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Kaya huwag na ho sana itong mabulilyaso o madiskaril na sa gayon ay magtuloy-tuloy na, no? Dahil meron pa nga ho tayong kinakaharap na sabi nagbabadya, napipinto na food crisis at global recession. Dulot pa rin nga nitong patuloy na conflict sa bagitan ng Russia at ng Ukraine. So let us hope and pray for the best, lalo na po sa susunod na administrasyon. Napakalaki ho ng hamon nakakaharapin ng next administration sa bigat ho ng problemang kinakaharap na ating bansa. Kaya ang kailangan ngayon, magtulungan na lang, magkaisa talaga at magtulungan para ating masurvive, malampasan natin itong mabigat na suliranin na kinakaharap na ating bansa. Dahil hanggang ngayon, nandun pa yung impact, matinding impact na dinulot ng COVID-19 pandemic. Dagdag pa itong pagtaas ng presyo, walang tigil na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At nagbabadya nga ho na food crisis at global recession. Marami mga panawagan at mga ilang pa nakikita ang concerned government agencies, maging mga senador, meron silang yung unbundling ng presyo ng langis. Ibig sabihin, dapat ay ihayag ng mga oil company yung basihan ng pagtatakda nila ng presyo ng produktong petrolyo, dahil baka nga naman daw may mga oil companies o mga gasoline stations na umaabuso na yung kanilang mga reserba pa, nabiling reserbang langis sa murang halaga. Eh ba, kapag nagtaas na agad sa world market, kahit yun ay nakuha pa nilang sa murang halaga, eh sinasabayan na rin nila agad ng pagtaas ng presyo. Ayan po ay pag-abuso. Kaya yun po ang isa sa mga gusto rin na gawin ng mga senador, yung unbundling ng oil price. Kumbaga ay isa sa publiko ng mga oil companies yung basihan ng kanilang itinatakdang presyo ng produktong petrolyo, para makita natin kung justified ba ito o sila ay may pag-abuso. Abuso. At nandun na rin po yung mga plano na sana ay maripaso at maamendahan yung ilan sa mga provision nitong IPIRA law. So, yan ay ilan sa mga hakbang na mga pinag-usapan nga po doon sa isinagawang consultation meeting. Ipinatawag ko ito ni Senator Sherwin Gatchalian. Tingnan po natin, no, yung mga magiging hakbangin pa ng mga senador tungkol nga po sa paano sila makakatulong sa susunod na administrasyon para maibsan ho itong matinding hirap na nararanasan, lalo na po ng mga pangkaraniwan nating mga kababayan. At mamaya po ay ating mga kapanayam, si Senator Coco Pimentel, sa mga usapin na yan, bilang siya po isa sa mag-file ng panukalang batas na isuspend ang excise tax sa langis at kung ano pa yung ibang mga buys down na pinapataw sa presyo ng produktong petrolyo. And at the same time, hingi tayo na update doon sa kanyang mga effort na makabuo daw ng dream team para sa minority. Kung saan yung nga, paano na yun, mabubuo pa ba yung dream team? Considering na nagsalita na po Senator Chis Escudero, naboboto siya kay Senator Mig Zubiri para maging Senate President. Ibig sabihin po ay doon siya sasama sa majority at hindi sa minority. At kung nakausap na ba niya ang magkapatid na Cayetano, na ito rin ay kasama sa kanyang planong kausapin, kaugnay ng kanyang hangarin na magkaroon nga ng dream team
sa minority. Kasi kapag daw ho na-convince niya, ito magkapatid na kay Tano at Senator Chis, kaya lang unfortunately, hindi na dahil nagsalita na Senator Chis na sasama sa majority, eh kapag nagkataon nga daw, mula sa anim na abogado mayroon sa 19 Congress, eh parang apat abogado ang pupunta sa minority. Ito po ay sina Senator Coco, magkapatid na kay Tano, at kung sakali nga ay sana itong Senator Chis Escudero. Pero yun nga, nag-decide na Senator Chis na doon siya sasama sa majority, super majority sa Senado. At yun nga, mga committee chairmanship, medyo nagiging klaro na kung sino yung mga hawak, although ang ating information, yung Blue Ribbon Committee na gustong hawakan ni Senator Alan Peter Cayetano, kung sasama daw sa majority, yun ang gusto niya, ang ating narinig ay talaga ito ibibigay na kay Senator Francis Tolentino. At bagay na ititinanggap na naman ni Senator Francis Tolentino ang Blue Ribbon Committee. Ang alam ko, ang wala na lang po yata ang committee assignment ay itong Ethics Committee, Committee on Electoral Reforms, at Committee on Government Corporation and Enterprises. So yan, tingnan natin. Kung may mga pagbabago pa, kasi meron na mga listahan na binigay si incoming Senate President Mig Zubiri kaugnay ng mga committee na inialok at ibinigay niya sa mga sasama sa majority. Nung unang listahan, nagkaroon pa ng ilang mga minor na changes. Pero mukhang ngayon ito na yung mga magiging final na listahan ho ng committee chairmanship. Kaya hinihintay na lang po natin yung pagbibigyan ng ilang mga committee na wala pang, hindi pa niya na i-offer o kaya wala pang taker, like itong ethics committee. Mukhang mahirap po yung ethics committee. Minsan maraming ayaw hawakan yan dahil syempre kapag nagkaroon ng complaints, kapwa senador ang kanyang aaksyonan, no? Yung mga reklamo sa kapwa senador ang kanyang aaksyonan o iimbestigahan. Naku, bago natin ipasok kung ating yung ating gagawing pakikipanayam kay Senator Coco Pimentel, nais ko muna batiin ang belated first birthday ang aking pamangkin na si Alfrin Ortega, na ang tawag namin dyan ay COVID survivor, dahil nung ipapanganak na siya ay nagpositive sa COVID ang kanyang nanay, pero natutuwa kami dahil naging walang ano man naging complication at napaka-healthing bata itong aking pamangkin na si Alfrin Ortega. Siya nag-birthday nitong June 22, pero ngayong araw na ito ang celebration. At ganyan din, belated happy birthday sa aking tatay na si Ricardo Ortega. At ngayong araw na ito, happy birthday sa aking tita na si Lorna Ortega ng Barangay Balimbing, Nagcarlan, Laguna. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala, at pagbabalik natin ay atin na humakasama sa ating talakayan si Senator Coco Pimentel. Usapang Senado! Mapalad ho tayo dahil sa bahaging ito na ating programang Usapang Senado, atin ho makapanayam ang chairman ng Senate Committee on Trade and Industry, pero ito ay sa susunod na Congress, sa 19th Congress ay nag-decide na siya ay magma-minority. So hindi natin alam kung siya ba susunod na minority leader, at kung hindi, ano yung mga committee na maaari niyang hawakan. Atin ho tinutukoy dating Senate President Coco Pimentel. Hi sir, magandang hapon. Magandang hapon din sa iyo, Sally, and happy birthday. Marami pong salamat. Sir, una muna, naku, malapit nang pumasok ang July. I think sa panahon na yan, talagang maiinit ng pag-uusapan tungkol sa mga committee chairmanship, yung mga Senate leadership. Pero kayo po, naghahangad kayo na makabuo sana ng dream team ng minority. Pero recently ho, yung isa tinatarget nyo na maging member ng committee, Senator Chis Escudero, ay naghayag na siya ay boboto kay Senator Mig Zubiri sa pagka-Senate President. So it means sa majority na siya sasama. So medyo nalungkot po ba kayo or nirerespeto nyo yung decision nito ng Senator Chis Escudero? Ang ibig sabihin nun, kailangan ko ng gumising. From wala nang dream. Back to reality na. Siyempre,
ano naman, we will respect the decision of our colleagues. Eh, siyempre lahat kami may mandato galing sa taong bayan. Eh. So, ano man yung decision po ng aming kasama sa Senado, we will respect it and live with it. Matuto kaming tuloy ang buhay, tuloy ang kilos with that decision. So hindi na ho mangyayari yung plano nyo, nakausapin nyo pa sa Senator Escudero? Hindi na po. Pero pagdating gising po... Gising na. Tama na yan, dream team na yan. So wala na pala yung dream team. Pero may pag-asa pa, Sir, dahil yung magkapatid na Cayetano, na kapa ho, abogado rin, eh wala pa ho silang inaanunsyo kung ano yung kanilang decision. Nagkaroon na po ba ng pagkakataon? Kasi parang nung last Thursday po, na nag-press con Senator Pia Cayetano, sabi niya mag-uusap daw po kayong dalawa. Nakapag-usap kami pero hindi about the Senate division of majority minority. Trabaho yung pinag-usapan namin, so siguro meron pa kaming future meeting. Kung trabaho po, ibig sabihin ba parang ano na rin to, leads towards sa possibility na magkasama kayo sa minority kung this early nag-uusap na kayo about Pinag-usapan namin yung ano niya, yung napanalong kaso sa Supreme Court. Kasi sinabi ko sa kanya, oh, congratulations, yung position mo pala was correct all the while, sabi ko. So yun, that's pinag-usapan namin. Ito yung tungkol sa vape bill. Regulation of over vape. So sir, ano po pala, medyo kami din nalito doon kasi nga hanggang ngayon hindi pa po naiakyat sa Office of the President yung naipasa na batas tungkol nga sa vape. Kung po ba yun na iniakyat na sa 2 or last day ng pamumuno ni Pangulong Duterte, maaari po bang yung susunod na Pangulo ang umaksyon doon sa naturang panukalang batas? Magandang tanong yan, pero sa pinag-isipan ko nga yan, theoretically, siyempre mukhang pwede kasi yung nabuo na ng Congress yung aksyon ng Kongreso, so kailangan na lang ng pirma ng Pangulo. So kahit sino yung, kung nagbago ng Pangulo, yun, sa kanya pa rin naka-address na kailangan ng pirma ng Pangulo. Within, kasi meron pa, pwede kasi mag-lapse into law yan eh. So, 30 days na nakapending sa Office of the President. So, kahit na nagbago ng Pangulo, tuloy yung pagbibilang ng araw eh. So, ibig sabihin, pwede pa rin mag-lapse into law and then pwede rin pirmahan na ng Pangulo para hindi mag-lapse into law, magiging law immediately, magiging batas kaagad. Sir, meron ba kayong info bakit medyo dinidelay ang pag-aakyat sa Office of the President? Ang concern yata ho nung mga doktor at saka ni Senator Pia, baka ang plano na talaga ay yung sa huling araw para kung hindi ma-actionan ni President Duterte dahil mukhang baka ito i-veto o baka pirmahan or i-veto, baka yun nga, hayaan na lang yung susunod na Pangulo, yung ating susunod na Pangulo ay mula sa lugar na yung Tobago country, ito hong Ilocos. Hindi, ang the best tanongin dyan si Senator Pia na. Kaya lang naman yan umabot din sa consciousness ko kasi pinag-usapan nga namin. Kung hindi lang pinag-usapan yan, wala na sa radar ko yan. Akala ko naging batas na eh. Anyway, yun nga yung kanila nga concern. So, sir, ito naman po, ang napaka, yung po bang Anti-Terror Act, ito po ba isa sa mga batas na kayo po ay bumoto? Hindi po. Ah, okay. Hindi po ako nakaboto dyan sa Anti-Terror Act niyan. Pero sir, sapat ba na gawing basihan itong naturang batas nito ho nga si National Security Advisor Hermogenes Espirona para doon sa kanyang naging aksyon na ipasara ang mahigit 20 mga websites na allegedly progresibo, makakaliwa at problema. Yan ang problema kung makakaliwa makakaliwa. Di parang ano na yun eh, parang opinion lang yun eh. So alam mo, ang kailangan daanan dito yung details eh. Details. Bakit ba dinideny ang access ng mga Pilipino sa mga websites na ito? Delikado yung pagdideny ng access sa website kasi nga, yung sabihin nung gusto nating ilimita ang pwedeng mabasa ng Pilipino. Ang pwede niyang malaman.
Mm-hmm. O, eh, hindi maganda yun sa pag-develop ng independent thinking ng ating mga kababayan, ang critical thinking. So dapat tayo ang nagde-decide na, ah, hindi maganda itong sinasabi rito. Hindi mm-hmm. maganda yan. Ayoko na yung grupo na yan. Ganon, dapat hindi yung merong nag-decide sa atin na hindi mo na mababasa yan dahil makakaliwa. Mm-hmm. Eh, hindi maganda yon. Tapos kung ang nakaupo, eh, makakaliwa naman, nasasabihin naman niya, huwag niyo naman basahin niya, makakanan. Mm. Diba? So righty, sabi niya, rightist na point of view, bawal niyo rin basahin. So, dapat dito, makuha natin ang detalye. Mm-hmm. Detalye, what were these specific addresses, IP addresses or websites which have been blocked? Mm-hmm. And then, give us the reason why. And then, kung kailangan talagang malaman ng Congress ito, hearing natin, bigyan kami ng access dun sa mga blinak para makita namin for ourselves ano ba yung mga blinak. Eh baka naman makakaliwa, nagdi-disagree ka lang, eh wag yun, hindi mm-hmm. pwede. Oh. Mm-hmm. Pero yung narinig ko rin interview ni General Esperon, sabi niya nagre-recruit mm-hmm. for to be a rebel. Mm-hmm. Oh. Tingnan natin kung totoo, kung meron pang application form doon, eh baka reasonable pa po yung kanyang hakbang na ginawa. Pero kunyari, nagki-criticize lang ng gobyerno, eh part ng democracy yun eh. Mm-hmm, mm-hmm. So sir, pwedeng may pag-abuso at pwede bang i-challenge yung naging move na yon ng NSC na kung saan inutusan yung NTC, after nautusan yung NTC, immediately binlock nga po yung mga naturang website. Kaya nga, yung sagot ko sa inyo sa media sa True Tech, sabi ko, mm-hmm. posibleng overbroad. Mm-hmm. Masyadong malawak, di ba? Na yun nga ang ating point. Ano ba yung binablock natin? Dahil disagree ka lang sa sinasabi? Mm-hmm. Masyadong masakit mag-criticize yan? Part po yun ng demokrasya. Eh. Di, magaling pala sa words yung critic, tumatama sa'yo. Di, part po yan ng sa demokrasya. Mm-hmm. So ako mismo, sir, I need the details. Kasi mm-hmm. yung 20 plus na yan, di ko rin alam kung ano yung detalye niyan. Eh. Which mm-hmm. ones, anong, kasi hindi naman ako bumibisita rin sa websites na yun. Hindi ko rin kabisado ang content nila eh. Mm-hmm. So sir, ano yun? Sa 19th Congress, nyo ipupursu na magkaroon ng inquiry in aid of legislation? Kung kailangan. Mm-hmm. Kung kailangan. Oh yes, inquiry in aid of legislation. Kasi ang sinasite is ang posibleng legal basis would be the anti-terror law, di ba? Anti-terror mm-hmm. act. So it will be a review of particular provisions of the law. Pero for the meantime, ano ho yung pwedeng remedy or action na gawin nung mga aggrieved parties, itong mga napablock na mga websites? Gamitin nila yung sinabi ko na overbroad. Pag overbroad ka, ang allegation mo dyan, the act is unconstitutional because it is overbroad, therefore it is unreasonable. Mm-hmm. So, di ba? Eh, anong ang nalilimit? Nalilimit ang free speech, nalilimit ang access to information, at saka mismo ang democratic processes ang nalilimit. Mm-hmm. Ang sinabi po nitong si Senator Panfilo Lacson na siyang nag-sponsor ng anti-terror act, kung daw po ang naging basayan ay yung pag-designate sa New People's Army o CPP-NPA bilang terrorist group, at kung yung daw mga websites na yon ay ginagamit para ponduhan yung CPP, pwede daw yung legal basis nga para i-block. So kaya sinasabi niyo sir na dapat malinaw paano ginagamit yung mga website na yon. Pati si Senator Lacson, he needs details. Kasi sabi niya kung ganyan. So we don't know the details. We need the details. Kasi narinig yung interview ni General Esperon, nabanggit din niya yung left-leaning. Eh, doon ako nabahala nung narinig ko na yun, left-leaning. Uh-huh. And some left-leaning organizations or left-leaning websites. Hindi po pwede yun kasi kung disagree ka lang sa kanila, makakaliwa. Kasi galing ka sa kanan eh. Mm-hmm. So lahat ng tao para sa iyo nasa kaliwa eh. Uh-huh. hindi po pwede 'yon, kaya
We need the details. And in the meantime na hindi pa nagkukundin ang 19th Congress, yung mga aggrieved party, yung mga, let us say, yung mga nag-ooperate ng website, may-ari ng website, o yung mga taong tumatangkilik sa website na this time, nabablock na sila. Therefore, sasabihin nila, oh, damaged kami, injured kami, aggrieved kami. They can, I think they can go to court to question the order, the action and the order, action of the NTC and the order of the NSA. On the basis yung sinabi kong grounds, na ganun ang yun po ang grounds. So sir, may ganun bang talagang kapangyarihan ng NSC na immediately mag-order ng pag-block sa NTC? Wala na po ba itong pwedeng proseso na hingan muna ng parang paliwanag itong mga may-ari ng website? Well, kaya nga medyo iba yung ano eh, iba kasi iba nga talaga yung Anti-Terror Act na yan eh. Doon sa mga bills na dinadraft ko on internet commerce, internet transaction na pwedeng namin ipapagrant namin na ipapablock sa Secretary of DTI, yung isang client na merchant na website, ganun doon, meron kami doong due process procedure. Pero syempre that is about trade and commerce. Pero ito kasi on about national security, medyo merong kabilisan dyan eh. Allowed ang konting kabilisan. But of course, remedies are available, Sally. Yung sinabi nga, you can always question, lalo na yung aggrieved party. Mm-hmm. And then, magkutin na nga rin yung kung i-hearing natin ito sa 19th Congress, mabisita natin ulit yung mga provisions of law. Para masagot ko na rin, masagot namin categorically yung tanong mo. Kailangan ba ng prior hearing before you can block it? So, pero hindi ito isa sa mga basis ng inyong pagboto ng no sa Anti-Terror Act. Hindi ako nakaboto, Sally. Wala ako sa floor noong time na yun. So neither yes nor no kasi I was not present at that time. So sir, pero ito, magdudulot ito ng chilling effect, ano po? Kung ganun, basta progresibo ka or left-leaning, ipapaklose ka ng... Lalo na nga doon, kung ganun nga yun. That's why we need details, lalo na kasi narinig ko nga yung interview na nabanggit lang yung left-leaning. Uulitin ko nga, kung ang pilosopiya mo sa buhay places you to the right, hindi ba di lahat ng tao para sa'yo left-leaning? So delikado gawing basis po yung left-leaning na konsepto. Pero sir, yung sakaling ipuporso ninyo sa 19th Congress, ito ang intention nito, i-review ang Anti-Terror Act for possible amendments kung sakaling may... Always naman, Sally, it's always in aid of legislation. Pero yung ang pag-uusapan natin, itong particular... utos na ito, itong order, pati particular action ng NTC, yung law na ginamit. So yun po. So hopefully, makikita natin, ganito pala pag-implement itong batas, ito yung buhay ng batas, nakikita natin yung danger sa pag-implement ng batas, kasi yung language ng batas kulang sa detalye. So i-improve natin. Ganun po yung purposes ng mga hearing ng Senado at saka ng Kongreso. Sir, dito naman sa usapin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kayo po ay naghayag na nga na magpa-file kayo ng panukalang batas para i-suspend na nga itong excise tax sa langis. Maging Senator Grace po, meron din po siyang sinabi niya, re-refile niya yung kanyang panukala tungkol dito. Sa tingin niyo ba may chance sa ito under the Marcos administration? Dahil this early, mukhang meron na silang statement laban dito sa pagsuspende ng excise tax sa langis. I file pa rin, tapos anyway, nakapending naman yan. And then, kung magbago isip ng Marcos administration, at least pwede nilang suportahan. Actually, malakas ang suporta sa panawagan na isuspendi ang excise tax on petroleum products. Nag-hearing si Senator Win Gatchalian about this. Yung mga resource persons, yun ang pagkaintindi ko ang position nila ibig sabihin nun, marami ang nakikita nila na reasonable na proposal ito at kailangan itong proposal na ito kasi ang habol natin ngayon yung immediate
relief eh. Mm-hmm. Pataas na pataas ang basic cost ng diesel at saka gasolina, pataas na pataas, basic cost. Tapos lalagyan mo pa ng, dagdagan mo pa ng government imposed excise tax. Yun ang ating alisin na muna. Mm-hmm. Pero mataas pa din kasi wala tayong control dun sa ano eh. Pagbenta sa atin ng mga ng Saudi Arabia, wala tayong ng UAE, wala tayong control dun sa basic price po. At saka sir, kapag yun ang naipatupad yun, ang naaprubahan yung inyong panukala, lahat ho makikinabang kasi doon sa sinasabi ng iba na mag-allocate na lang ng pondo para doon sa fuel subsidy, para sa transport sector yung mga ayuda, eh lahat naman daw ho apektado, hindi lang naman itong transport sector apektado nitong pagtaas ng presyo ng langis dahil tumataas na rin ang bilihin. So kung ganun lang ang magiging immediate solution, may certain sector lang po ang magbe-benefit pero yung iba apektado, hindi naman po sila matutulungan ng pamahalaan. Actually, dun na ako nahirapan i-reconcile sa isip ko ano yung plano nila. Kasi ang plano, kolektahan mo na lahat. Mayaman, mahirap, kolektahan na excise tax. Kasi una sa lahat, ganito muna. Aminin muna natin na ang petroleum products, mahal man yan o mura, wala tayong iwas sa paggamit. Tama? Aminin natin yan. Kailangan mayaman man o mahirap ay gagamit talaga ng gasolina o diesel, mataas man ang presyo nito o mababa. Mm-hmm. So wala, kasi part na ng modern day living yun eh. Wala tayong takas sa paggamit ng petroleum products. So ang problema, tumataas na ang basic cost niya. Tapos dinadagdagan pa ng gobyerno. Yun ang alisin na muna natin. And then, lahat makikinabang. O ngayon, ang plano nila is pabayaan yung kolektahin lahat tapos ibalik sa sektor ng transportation at yung mga nahihirapan sa buhay. So, pero kinolektahan mo rin sila eh. Correct. Uh-huh. Kinolektahan mo rin sila ng excise tax. Mm-hmm. Tapos, ewan ko anong plano din, iikot pa. So, tapos ang sasabihin nila, Dahil daw makikinabang yung pagtanggalin ng excise tax, makikinabang yung mga mayayaman. Eh ang sabi ko naman, yung mga mayayaman, yung na-save nila sa excise tax, kung magkano man yun, igagastos din nila yun sa ibang bagay. Bibili ng ibang bagay, mga luxury items pa na may mga ibang taxes. O di, mahuhuli rin po natin yun. Mm-hmm. Kung ano man yung save ng mayaman na nag-worry kayo na ayon yung pagbigyan yung mga mayayaman, yung mga na-save nila from excise tax, gagastusin din nila, makakakolekta rin po tayo ng ibang form of tax doon sa transaksyon ng mga mayayaman. So, mas immediate relief kasi kagad eh. Ang takot ko kasi, Sally, kung let's say unaffordable na yung talagang presyo ng diesel, marami na diyan na hindi na tuloy na mamasada. Mm-hmm. Hindi na tuloy tinutuloy yung paghahanap buhay sa transport sector. Mm-hmm. Dinawalan sila mismo sa transport sector, mm-hmm. Di ba? Tapos I don't know ngayon paano ngayon kung yung mga commuter ang tulong mo sa transport sector ipo fuel subsidy mo or discount mo, hindi na mamamasada. Yung mga namamasada pa. Eh, yung mga nag-surrender na dahil andiyan pa yung excise tax, eh, kawawa naman. Kaya nga, immediate sana, huwag na muna mag-participate ang gobyerno sa pagpapataas ng presyo ng diesel at saka ng gasolina. Mm. So sa tingin ninyo, kapag nagkaroon na ng mga debate tungkol dito, pwede pa rin ma-dissuade or makumbinse ang susunod na administrasyon na ito talaga yung kinakailangang hakbang para ma-address yung problema? Kasi parang lumalala ho na itong epekto. Ang dami na nga ho na mga driver na mga public transport ang hindi na ho pumapasada dahil lugi na nga ho sila. Tapos yung mga kababayan natin na mga commuters, hirap na rin po mag-commute dahil parang limitado na minsan yung mga pumapasada na public transportation. So parang ang hirap na ho ng sitwasyon natin ngayon. Domino nga yan eh. Yung domino effect na yung may laro kasi dati na itatayo mo yung mga domino tapos itutulak mo yung unang domino, magbabagsakan lahat. Mm-hmm. Meron nga tayo, hindi natin nakikita, Sally, yung mga delivery cost. Mm-hmm.
nataasan yung delivery. Pag delivery ng yung final product naman, hindi natin alam kung baka limang beses dineliver yon sa iba't ibang lugar. So, di ba? So, limang posibleng pagtaas po ng final price yon. So, sana pagka-file namin ito, i-hear man lamang ng chairman ng Committee on Ways and Means, most likely si Senator Win Gatchalian. Then nag-participate kami ron, magdidebate tayo with the economic managers. Actually, posibleng kami rin ang makumbinsi nila. Di ba, Sally? So, ang importante yung sinasabi ko sa minority. Importante na meron tayong minority na ang hinihingi ng minority sundin ng rules para masabi namin yung alternative point of view, another point of view. So then mag-discuss ngayon tayo. Mm-hmm. Naka-Zoom yan o naka-Facebook live yan para mapanood ng ating mga kababayan. O habang kung kami ang namulat ang mga mata, namumulat din ang mata ng mga nakikinig. O, pwede rin ang ating economic managers magsabi, oo nga, ganun nga, bakit natin pinaikot pa yung pera? Iikot pa yung pera eh. Kukolektahin muna namin sa lahat, kasama yung mga tutulungan, kukolektahan na excise tax, tapos ibabalik. Dadagdagan siguro, pero ibabalik. So umiikot eh. Pinaikot pa eh. Ang aking point is, shortcut na natin para malay mo, sa pag-ikot, may leakage pa. Oh, correct. Di ba natin paikutin yung pera para wala na yung possibility na leakage? Lahat na muna magbenepisyo because some generosity ng gobyerno na hindi na namin kukolektahin ng excise tax, lahat na magbibenepisyo. And then ang counter-argument ko, don't worry about the rich. They will spend yung savings nila dyan. You can capture it sa VAT and other taxes. O kaya nila mag-survive. So sir, sa pagpasok ng 19th Congress, ito po ba yung unang bill na inyong ifa-file at you're hoping na ito yung unang talakayin ho ng Senado pagpasok ng 19th Congress dahil ito yung kailangan sa panahon na ito? Ang sabi ko sa staff ko, isa sa mga una naming bills ifa-file. Na ma-file. Hindi naman kailangan, pero hindi naman yan sa number, Sally. Ang first sessions naman namin, referral na eh. I-refer na namin lahat yan. Siguro mga the first 500 bills, mare-refer na namin sa mga committees eh. So, and then, makikiusap na lang tayo sa chairman na, chairman, pwede bang i-hearing mo na ito kasi maganda na rin mapakinggan ng taong bayan ano yung basis o computation ng administration, bakit ayaw nila i-suspend ng excise tax. Then kami naman mga nag-propose, bigyan mo kami ng time din na masabi din namin ano yung dahilan. Pero sir, this early, si Senator Win Gatchalian, natatay yung chairman ng Ways and Means Committee, and sabi niya, last resort na lang daw dapat itong pag-suspend ng excise tax sa langis kasi magiging foreign revenue about 150 billion ho yata. Unlike dun sa kung magbibigay daw ng fuel subsidy o yung ayuda sa transport sector sa susunod na limang buwan, parang about 4 billion lang yung gagastusin kung bibigyan daw monthly ng 3,000 na ayuda itong mga driver at operator sa pampublikong transportasyon. So, doon sa ganun statement, Senator Win, are you hoping na umaasa ba kayo na ipaprioritize niya itong bill na ito, sir? Ipaprioritize niya yan sa hearing. Yun lang importante, ma-hearing na po yun, public hearing. So, pwede hindi namin makumbinsi ang chairman, hindi siya gagawa ng favorable committee report. Possibly po yun. Pero ang, siyempre, ma-argue naman natin doon na, kung ganyan ang plano, tandaan natin, meron pang delay yan, ha? Delay. Tingnan natin yung experience natin under Bayanihan 1, Bayanihan 2. Kung after the passage of the law, may promise kaming ayuda, o ano yung delay, ilang months na delay yun. Ilan ang mga members ng transport sector ang mawawala o malalaglag sa transport sector sa panahon na yon, then nagsusurrender na sila sa sobrang mahal ng krudo, ng diesel at saka gasolina. Yung mga former members ba ng transport sector ay mahahanap pa ba? Kasama ba sila diyan sa bibigyan ng ayuda? Napakaraming detalye, may leakage, may delay, yan po yung issue rito. Sir, ito naman, inaasahan ang global recession
na kung saan ay sir, baka daw mga last quarter ng taon makakaranas tayo ng global recession. And then andyan pa rin yung tungkol sa food crisis. So tama po ba at welcome para sa inyo na tatayo na Agriculture Secretary pagpasok ng 19th Congress ang susunod na Pangulo ng Bansa na si Bongbong Marcos? Decision na niya yan, Sally, pero I think that is a wise decision para ma-focus na rin talaga dyan sa Department of Agriculture. Marami reklamo eh. Mm-hmm. At ang reklamo, matitrace back mo sa Department of Agriculture eh. So, mm-hmm. kung si Presidente ang Secretary, so diretso sa kanya, alam niya. Tapos, covered siya parati ng media, so alam na mapofocus talaga tayo sa usaping agriculture. At maganda ito. Good, a wise decision that ang priority ng incoming Marcos administration would be agriculture. Therefore, that's food. Mm-hmm. Yun eh. Mm-hmm. Equals food. Agriculture equals food. So, correct. That is a very wise decision and I congratulate him. I agree. Food should be number one priority. And then kayo din sa Senate, magiging supportive kayo dun sa mga kakailanganing panukalang batas ng administrasyon para ho ma-address itong nakaambanga daw ho na food crisis at global recession. Support tayo. Kahit na minority ako, any measure na makakatulong sa productivity natin as a people, as a nation, productivity, pero lalo na sa productivity sa pagkain. Mm-hmm. Food. Damihan na dapat natin ang pagkain. Make it accessible and affordable. Mm-hmm. Yun lang. So, yun. Ano na yun eh. Kasi ibig sabihin nun, ano na tayo nun? We can maintain harmony muna sa ating lipunan so that we can solve other problems. Ganun mm-hmm. yun eh. Parang, Maslow's hierarchy of needs yan eh. Mm-hmm. Ganun muna, yung pinaka-basic muna tayo. Mm-hmm. Pero sir, bilang minority, recently nakipag-meeting na ho kayo sa mga progressive leaders. So, ano po ito? Dahil kukuhanin niyo kanila mga point of view at inyong isusulong kung ano man yung mga measure na gusto ho nila na maisulong ho sa Congress nitong mga progressive leaders? Ang gusto ko kasing marinig yung point of view ng mga hindi taga exclusive subdivision eh. Dapat doon tayo sa mga ordinary mamayan. Oh, middle class pababa, mga kababayan nating so, walang mga sasakyan, nawalan ng trabaho, or hindi makapag-aral, or mga nagugutom. So ang unang assumption ko ron, ang dikit sa sector na ito would be the so-called progressive groups. Mm-hmm. So yun na nga. So sabi ang usapan lang naman namin yung kung meron sila mga ideas ay open ako makinig. At isang maganda na pag-usapan doon yung teacher's pay eh. Sa salary ng mga guru natin. Oo, ng mga teacher. Pero kailangan ng konting pencil pushing or computation kasi close to 1 million kagad po yan. Close to 1 million. Kasi syempre, hindi naman pwede mamili tayo na kung magbibigay tayo ng pay increase, dapat lahat kasama. At panghuli na lang sir, sa June 30 manunumpa na ho ang susunod na Pangulo ng Bansa. Ano po yung mensahe ninyo bagamat alam naman natin na ang inyong ama sa ilalim ng dating administrasyong Marcos ay nakulong, pero kahit po ganun, hangad niyo po sa susunod na Pangulo na siya magtagumpay sa pamuno ng ating bansa. Correct, kasi isa lang yung ating bansa. Para tayong nakasakay sa isang barko o isang eroplano, meron tayong destinasyon. Eh, kailangan dumating tayo roon ng safely, conveniently, comfortably, di ba? Successfully, and natapos patas-patas ang pagtrato sa isa't isa. So, we have only one country. We have chosen our leader through an election. So, we hope that he will succeed for our sake. And I know
he understands that there should be a minority. Mm-hmm. Also for the sake of the country. Mm-hmm. Po, kasi kailangan hindi lang isang paraan ng pag-iisip. Mm-hmm. Demokrasya tayo eh. We allow mm-hmm. other points of view to be heard. Mm-hmm. At dapat hindi sila matakot na magsalita mm-hmm. because it is allowed. Mm-hmm. Yun po yun. So I think we will be kung magtutulungan talaga tayo, hindi tayo kailangan maging one track mind, basta magtulungan lang tayo dahil mahal natin ang ating bansa, we will succeed. At kailangan natin magtulungan ngayon kasi napakahirap maging presidente ngayong panahon. Correct. Kaya I do not know if this is a blessing to win the election. Correct. Oh, tama sir, masakit. Malaking sakit ng ulo itong kakarapin ho. Pero pinailan niya yun eh. Ginusto niya yun. Nagpile ng COC yun. Wala namang pilitan sa pagpile ng Certificate of Candidacy. Pero huwag mag-alala. Magtutulungan po tayo. Mm-hmm. We have to help each other. So sir, wala naman silang effort na mag-reach out sa inyo at hingin ng suporta ninyo sa administration? Hindi na kailangan. Mahal ko ang bansa natin. Na no need to reach out to me. No need to talk to me na tulungan nyo kami. Tutulungan ko talaga ang bansa natin. Mm-hmm. Pero yun lang nga. Basta, the minority in the Senate will insist that the rules be followed. We will Correct. Always, parati namin ipapaalala sa majority na kahit na, ang laki-laki ng number ninyo, 10 is to 1 kami, times 10 ninyo kami, sundin pa rin natin ang rules because ang rules ng Senado are the ones which unite the Senate. Yun lang yung commonality namin eh. Galing kami sa itong background. Iba-iba kami mga bailiwicks, iba-iba kami mga supporters. Anong commonality namin? Senate rules. Mm-hmm. Ano na po yan? Nanta, sabi nga ni Senate President Soto, sagrado ang Senate rules kasi minana na namin yan sa mga 100 years ago. Okay. So yan po. So, ayun. I wish the incoming Marcos administration all the best. So far, so good. Mga appointees. Generally speaking, mga appointees, ang nakukuha kong feedback, lalo na dun sa mga hindi ko kilala, positive pa rin naman. Mm-hmm. So, I hope that he will hit the ground running. At andito po kami sa Senado to help. Mm-hmm. But also to check. Correct. Sir, panghuli na lang, kailan ang schedule ng meeting nyo with the Cayetanos? Wala pang fix, Sally. Wala bang fix. Pero anyway, by July, malalaman na siguro natin yan. Pero ngayon po, may porsyento na ba na nagkakaroon kayo ng pag-asa na makakasama niyo yung magkapatid na Cayetano sa minority? Wala, kasi yung ibang pinag-usapan namin ni Senator Tia, particular decision of the Supreme Court yung pinag-usapan namin. Okay. Now, on that note, maraming salamat po, Senator Coco Pimentel. Usapang Senado. Ayan natin hong nakausap, nakapanayam kanina itong si Senator Coco Pimentel na kung saan ayon sa kanya, it's about time to wake up na hanggang panaginip na lang at hindi na matutupad yung kanyang pinangarap o pinlano, tinarget na makabuo ho ng dream team na minority black. Ito yung makaraan po na si Senator Chiz Escudero ay maghayag na siya ay boboto sa pagiging susunod na Senate President nitong si Senator Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nangangahulugan na siya ay sasama sa super majority. Tungkol naman po doon sa magkapatid na Senator Pia Cayetano at Senator-elect Alan Peter Cayetano, bagamat noong last Thursday ay nagkausap sila ni Senator Pia, pero hindi pa pala ito may kaugnayan sa kung ano yung decision na magkapatid na Cayetano kung sasama ba sa minority, meron lang silang mga pinag-usapan na may kaugnayan sa kanilang trabaho bilang mga senador. So wala pa hong katiyakan hanggang sa ngayon kung saan sasama itong si Senator Pia Cayetano at ang kanyang kapatid na Senator Alan Peter Cayetano. Bagamat doon sa interview ho namin last Thursday, sinabi ni Senator Pia na
Sino magkapatid, marami daw silang pagkakapareho, pero hindi pa daw talaga nila nauupuan na magkapatid yung mga detalye tungkol sa kung saan ba sila sasama, sa majority o sa minority. Sabi nila, sobra pa namang maaga at gusto muna nila na magbakasyon. Ang sinasabi ni Senator Sabiri, kaya gusto niya magkaroon ng supermajority para itong susunod na liderato na napakataas ng mandato dahil sa laki na nakuhang boto last election ay kanilang masuportahan pagdating dun sa mga kinakailangang batas ng susunod na administrasyon para ho matugunan, maresolba ang kaliwatka ng problema na kinakaharap nitong ating bansa. At yun nga po, sabi nga napakalaki ng challenge ng susunod administration. Sabi nga ni Senator Coco Pimentel, hindi mo nga alam kung masasabi mo na magpapasalamat ka na naging presidente ka dahil sa laki ng problema ng ating bansa, kaya't kailangan talaga ay pagkakaisa at pagtutulungan. So ilan na ho yung mga ginagawa ring effort ho ng ilang mga senador, nagkakaroon na sila ng mga consultation, kung ano yung mga dapat gawin, kagaya ng ginawa ni Senator, Committee on Energy Chairman, Senator Sherwin Gatchalian, na nagsagawa siya, nagpatawag ng consultative meeting para i-assess itong ating sitwasyon, yung mga epekto na naidudulot nga po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na kung saan po ay lumilitaw na marami na nga ho ang nawawala ng trabaho, marami na tumitigil sa pagpasada dahil nga po sa hindi na nila kaya, no, lugi pa sila sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Kahit ilan ho yung mga in-identify nila na ano ba yung mga immediate solution or remedy para matulungan itong mga affected sector. Nandyan po yung mga panukala na isuspend nga yung excise tax sa langis. Again din, yung unbundling ng presyo ng produktong petrolyo para masiguro na hindi po umaabuso yung mga gasoline station, ito mga oil company, dahil baka daw po nangyayari kahit mga inventaryo na o mga old stocks na langis o nabili pa nila sa mas murang halaga, kapag nagdaan sa world market, sasabayan na agad nila ng pagtataas, hindi naman po yun makatuwiran at yan ay isang uri ng pag-abuso. So yun po yung intention kung bakit gusto pinapanukala particularly ng Department of Energy na sana ay magkaroon ng unbundling ng presyo ng langis. Ibig sabihin po ay uobligahin yung mga kumpanya na langis na tukuyin yung naging batayan ng pagtatakda nila ng presyo para makita kung hindi po sila umaabuso. Pagdating ho doon sa panukala na isuspend ang excise tax sa langis, kahit po may ilang nagsasabi at ang incoming administration mukhang hindi po sila kumporme dahil sa laki na mawawala na income. Sinasabi kasi about 150 billion, laki ho na pangailangan ng pondo na ating pamahalaan. May determinado pa rin po yung ilang mga senador na iporsu ang panukalang batas para sa suspension ng excise tax, meron bang isuspend yung value-added tax sa langis, dahil yun po ang magbibigay ng agarang pagbaba o kumbaga mas mararamdaman ng lahat yung pagbabaho ng presyo ng produktong petrolyo. Pero para kay Senator Win Gatchalian na siyang kasalukuyang chairman ng Committee on Energy, mas makabubuti daw na palawakin na lang, palawigin ito hong pagbibigay ng pantawid pasado o fuel subsidy sa transport sector. For about 5 months, 53,000 kada buwan, yun daw ang immediate remedy para kay Senator Win Gatchalian. At yung panukalang suspension ng excise tax sa langis at ilang pangbuwis, dapat daw yun ho ay last resort o kumagay huling barahan na lang, huling hakbang na dapat gawin. Pero for the meantime, ang kanyang pinapanukala, yun nga,
expand yung pagbibigay ng ayuda dito ho sa mga apektadong sektor, itong transport sector, mga jeepney drivers and operators, tricycle, habang yung po mga samahan ho ng taxi operator sa ating bansa, ang kanila naman pong panawagan, sana i-approve na agad, na bigyan na agad muna sila ng dagdag na 20 pesos doon sa metro. Kasi napakatagal ho kapag daw yung kanilang i-dadaan pa yung proseso ng kanilang fare hike na hihilingin, matagal, bukod sa matagal, magastos ba dahil mag-calibrate pa ng kanilang metro. At nice natin palang i-congratulate, no, yung ating kaibigan na si Attorney Cheloy Garafil. Kaibigan ho natin siya. At siya na po yung susunod na LTFRB chairman. Chairman ho ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Sabi natin, pwede ka na bang ma-interview? Sabi niya, wag muna, kapag ka daw siya nag-assume na ng posisyon, bilang respeto naman sa mga nakaupo pa ngayon, saka na lang daw siya magpapa-interview kapag ka ho siya ay formal nang naupo bilang bagong chairman ng LTFRB. So, Attorney Cheloy, congratulations and good luck. Ikaw na po, marami din kakaharapin na trabaho at mga problema sa LTFRB. Ikaw ang pupupukin ng transport sector sa mga usapin ng fare hike, ganyan din sa mga usapin ng yung mga ayuda, dahil kayo yung namamahagi ng pantawid pasada nitong fuel subsidy. So, I'm sure yan ay isa sa mga paghahandaan ni Attorney Cheloy, paano yung magiging sistema para mabilis yung distribution, on time yung distribution, at walang makakaligtaan. Lahat ng mga kailangang mga beneficiary ay sana ay mabigyan ng kaukulang benepisyo. So good luck sa iyo. Ako, bago ho tayo maubos yung oras, sa Monday po pala sa Senate, ang pupunta naman na neophyte senator para humingi ng briefing sa mga concerned Senate official ay ito hong si Senator Raffy Tulfo. Siya ho ay nag-oath-taking recently, no? Kay sa Korte Suprema. At pagkatapos ng kanyang panunumpa bilang senador, ay ngayon naman po siya ay pupunta ng Senate on Monday para ho sa briefing, kagaya ho ng ginawa kay Senator-elect Robin Padilla. Ganun din po yung proseso na dadaanan niya. Hindi ko lang alam kung bakit nag-iwahiwalay pa sila. Nalala ko yung mga previews na mga newly elected senator. Sabay-sabay na sila na briefing o binigyan ng briefing or orientation. Alala ko nun sina Senator Amy Marcos, Bato de la Rosa, Francis Tolentino, and Bongo, para silang mga estudyante na nandun sa isang briefing room, at sabay-sabay na silang binigyan ng briefing. Pero ngayon mukhang hindi pa sila magkakasabay, no? Nauna na si Robin Padilla, at on Monday naman po itong si Senator-elect Raffy Tulfo. Maraming pong salamat kay Senator Coco Pimentel sa lahat ng ating mga nakaagapay ngayong araw na ito. Huling Saturday na pala ito for the month of June. So ilang araw na lang po at magkakaroon na ng panunumpa o taking inauguration ng ating susunod na Pangulo na si Senator-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, naku, Senator Amy, meron ka na bang gown? Dahil sabi nga niya, nung very busy ho siya sa pag-iikot sa kung saan saang lugar para magpasalamat bilang super ate to the president. Siya na po yung nag-iikot, hindi lang po sa mga kahit barabarangay, nagpapakain, nagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang kapatid sa nakalipas na eleksyon. So, Senator Amy, ingat-ingat lang, dahil mukhang dahil sa init ang parang minsan na ima-atake yung iyong asthma. Ingat-ingat lang. At yun nga, antabayan na natin, i-cover din natin yung inauguration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan po ay mangyayari sa Webes, June 30,
sa May National Museum. So sana maging okay maghapon yung weather and at the same time maging maayos, no? At wala yung mga sinasabi nga na nakuhang intelligence information nitong si dating Senate President Juan Ponce Enrile na magiging presidential legal advisor ni BBM, na parang may mga grupo daw sa US at dito na gustong i-embarrass itong susunod dating Pangulo. Sana man po'y wala nang ganun, no? Bigyan natin ng pagkakataon na magawa ng susunod na Pangulo lahat ng kanyang nais gawin, dahil ang kanyang hangarin ay yung makarecover ang ating bansa at mapagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Sabi nga ng Senator Amy, kukunin nila itong oportunidad para i-redeem ang kanilang pangalan at maipakita na maraming nagawa yung kanyang kanyang yumaong ama na dating Pangulo ng Pilipinas, at kung ano yung kayang gawin ng mga Marcos ngayon sila uli ang mauupo sa palasyo ng Malacañang. Maraming salamat sa ating mga nakaagapay sa technical side, sa newsroom, gayon din sa social media. At magkasama-sama ho ulit tayo sa susunod na araw ng Sabado, July na pala. Pag nagkita-kita tayo, July 2. No, pwede ba yun yung birthday naman ni dating First Lady Imelda Marcos? Na si dating First Lady, sabi nga Senator Amy, dadalo ito sa oath-taking ng kanyang anak. Kahit pa daw ito ay maglakad, ay pipiliting makapaglakad, dahil syempre proud na proud po ang dating First Lady na ngayon ang susunod na leader ng ating bansa ay ang kanyang anak na siya Bongbong Marcos. Susunod na po agad ang programang Barangay 882. Makasama po dyan ang ating kasamahan na si Gilbert Perdez. Bye! Usapang Senado!